kaibigan, marahil ay di na kayo luma sa mga storya ng mga sumikat na tao noong dekada 80 na tulad nila Asyong Salunga, ang hari ng Tondo, ang most notorious na batang leader ng sigisigigang na si Baby Ama at ang laging naglalaway kung di makapatay na si alias Waway. Pero alam nyo ba na may isang tao rin na tubong sa Buanga City ang sumikat noon at ginawan din ng pelikula na binidahan ni Ramon Revilla Sr. ang hulihin si Patrolman Rizal Ali. Siya po si Patrolman Rizal Ali, isang miyembro ng Philippine Constabulary or PC na ngayon ay ang Philippine National Police. Noong kainitan ng isang mayor sa Sambuanga City na si Mayor Cesar Cortez Climaco na isa sa sumasangayon sa Pangulong Marcos ay may usap-usapin na binaril daw ito ng isa sa mga kapatid ni Rizal noong Nobyembre 14, 1984 sa isang sunog. At dahil dun ay napatay ito sa isang checkpoint, kung kaya ganun na lang ang galit ni Rizal at iba pang mga kapatid nito dahil wala naman daw umanong prueba na ang kapatid nga nila ang pumatay di umano sa naturang mayor. Kaya naging mainit ang pangalan ni Rizal sa mga kapwa niya kapulisan at nabansagan nitong rogue policeman dahil ito ay isang matapang at walang inuuruan na tao kahit sino pa man. At dahil nga sa inaakusahan ito na may koneksyon sa pagpatay sa mayor, ay pinapahuli ito ng hepe ng Philippine Constabulary Chief in Western Mindanao na si General Eduardo Batalla. At para malipat sa kustudiya ng Camp Crame, Quezon City, noong Enero 3, 1989 ay pinatawag si Rizal at mga kasamahan niya sa opisina ng General. Saksi ang kanyang asawa at abogado ay hindi sumang-ayon si Rizal na ilipat sa Camp Crame. Pagkus ay nagkasagutan ang mga ito at napunta sa marahas na sigawan. Nagpangbuno ang General at si Rizal at inagawan naman ng baril ang mga bantay nito kasama si Colonel Romeo Abendad. At doon nagsimula ang pang-hostage ng grupo ni Rizal sa mga Kristiyanong pulis sa Camp Kawa-Kawa na nagtagal ng 3 araw. Humiling si Rizal na makipag-negosasyon pag naiharap sa kanya sila Speaker Ramon Mitra, Defense Secretary General Fidel B. Ramos at si Senator Santanina Rasul na isa niyang kamag-anak. Pinaunlakan naman siya ni Speaker Mitra at Senator Rasul at hiniling ni Rizal sa kanila na bigyan sila ng 2 helicopter para sa agarang lipad nila palayo sa naturang lugar at ang immediate removal ng lahat ng Kristiyanong sundalo sa karagatan nito. Hindi sumang-ayon si Mitra sa kahilingan ni Rizal pero inalukan siya na isailalim na lang ito sa kanyang protective custody sa Palawan. Binigyan naman sila ng takdang oras ni Chief of Staff ng AFP na si Renato de Villa para sumuko ngunit sadyang matigas ang grupo ni Rizal. Napatay pa nila ng tuluyan sila General Batalla at Colonel Romeo Abendad na rason para tuluyang ibaba ni de Villa ang order na pasukin na ang kampo dahil ito ay tumatagal na ng 3 araw. Sa pangunguna ni Brigade General Braulio Balbas, ilang helicopter at tangke ang nambomba at nagwasak sa kampo. Pagkatapos ay natagpuan ang 19 na bangkay kasama ang 2 opisyal ngunit wala ang bangkay ni Rizal Ali. Pagkatapos ng mahigit 5 taon ay nahuli si Rizal sa Sabah, Malaysia noong August 18, 1994 sa kasong illegal possession of firearm at nahatulang makulong ng 12 taon. Noong 2006 ay diniport ito sa Pilipinas sa Camp Crame kung saan siya ay namatay sa PNP Custodial Center noong August 14, 2015 sa edad na 77 taong gulang. Naiwan niyang ulila ang kanyang 3 asawa at 18 mga anak. Bago siya namatay ay na-interview pa siya noong 2006. At sabi niya dito ay pinagsisihan na niya ang nangyari at pagkamatay ni General Batalla at iba pang mga pulis. Ang mga pangyayaring ito ay nasaksihan ko mismo sapagkat minsan ko nang nakita sa personal si Patrolman Rizal Ali at naging kababata ko ang mga anak at pamangkin nito sa aming baryo sa Sambuanga City. Dito nagtatapos ang storya ni Patrolman Rizal Ali. Kung nagustuhan nyo ang kwento ko, paki-like and subscribe ang channel na ito para sa iba pang videos na tulad nito.